Hi guys! For this video, ang pag-uusapan naman natin is all about spiral curves, no? Sa lahat ng horizontal curves na napag-usapan natin, ito yung pinaka-common na ginagamit sa design ng mga highway, no? Especially if yung highway nyo is designed sa mga mabibilis na vehicles, say mga expressway or mga national highway, no? So, halos lahat ng mga curves doon class ay spiral. Pero kung mga urban roads, mga eskinita, or mga secondary roads, usually mga simple curves lang yun dahil they are designed for slow-moving vehicles. So, kung fast-moving vehicles, halimbawa, lumampas ka na ng 40 km per hour, mas prefer itong spiral, no? So, bakit spiral, no? Yung magandang kurbada or the best curve. Kasi class, sa simple curve kasi, since that is a circular arc, kung babalikan nyo yung physics natin, once na dumadaan ka sa circular motion, nakaka-produce tayo ng tinatawag na centripetal force, no? So, that is a force na nag-a-act directly toward or directed toward the center of curvature. So, yun yung centripetal force. Ang nangyayari, halimbawa, imaginein nyo, balik nga tayo sa discussion natin noon, no, sa simple curve. Ayan, malayo-layo na kasi class, no. Imaginein nyo, galing ka dito sa back tangent, tapos papasok ka agad sa kurbada. So, parang ang mangyayari class, from zero centripetal force, kasi kapag nasa straight line ka class, wala yung centripetal force. So, from zero, the moment na pumasok ka sa PC, bigla kang nagkaroon ng centripetal force. And that is very dangerous. Kasi ang tendency nyo, dahil biglaan na nagkaroon, baka matumba ka or ma-out of balance because of that new force. And of course, syempre, habang nasa kurbada ka, the quantity of that force is constant, assuming of course na constant din yung speed mo, no? And kapag lumabas ka na sa curve, say for instance na sa PT ka na, bigla din mawawala yung centripetal force. So kumbaga, yun na nga, medyo delikado yun class kasi the moment na pumasok ka sa kurbada, biglang may mag-a-act na force. However, in the design of the spiral curve, medyo malayo-layo na, no? Gusto ko lang sabihin na yung spiral lang dito is itong violet while itong pula, simple curve pa rin to. Okay? Ulitin ko, itong violet dito, spiral, and itong pula ay simple curve. So, ngayon, balik tayo dun sa centripetal force na sinasabi ko. Kung galing ka sa isang straight na road, syempre, wala kang ang centripetal force because your motion is linear. Once na pumasok ka na, dito sa kurbada, imbis na simple curve agad yung makakasalamuha mo or dadaanan mo, papasok ka muna sa transition zone. So, itong spiral serves as the transition. So, ano yung ibig sabihin ng transition? Imbis na biglaan yung pag-increase ng centripetal acceleration sa vehicle, kapag pumasok ka sa spiral, yung increase nagiging gradual. Paunti-unti siyang lumalaki. So, at least, hindi ka bibiglain paunti-unti habang nandito ka hanggang sa ma-reach na nung vehicle yung centripetal acceleration dito sa simple curve. And again, since ito class, simple curve na to, constant dito yung centripetal acceleration. Then, lalabas ka dito sa another spiral curve, uunti-untiin nito na babawasan yung centripetal acceleration until lumaan ka ulit sa straight line na wala na ngang centripetal acceleration. So, yun yung kagandahan ng spiral for ng spiral curve, no. But again, yung spiral lang itong dalawa dito, ito simple curve pa rin 'yan. Pwede naman na
wala nang simple curve, there is a possibility din. Kaya lang, the most common design, palaging may simple curve sa gitna ng dalawang spiral. And this is the best, especially kung ang pinag-uusapan natin, class, around mga 60 km per hour, take note that the centripetal force and of course, the centripetal acceleration is squared or squarely proportional, tama ba yun, no? Or proportional to the square of velocity. So, ibig sabihin, pag nadoble yung speed, yung acceleration ay nagiging 4 times. So, yun. Buti sana kung mababagal lang yung vehicle, kayang kontrolin ng vehicle mismo yung centripetal force and acceleration na mapoproduce. Pero sa mga mabibilis na vehicle, of course, malakas din yung centripetal force natin. Kaya tayo may design ng spiral curve. Okay? So now, dahil na-discuss na natin yung importance ng spiral curve, let's define the properties of it and subukan natin mag-solve, no? After this video. So, dito, instead na PC, ang tawag na natin sa point na ito, class, is TS. TS means the tangent to spiral. Tapos, itong violet nga na ito is the spiral itself. So, yun ay may LS, which is the length of the spiral. Kapag na-reach mo na yung boundary between the spiral and the simple curve, yun na yung point na SC or spiral to curve. Then, after nun, magpapas ka na lang dito sa simple curve. Then, proceed ka sa CS, which is curve to spiral. Then, of course, balik ka ulit dito sa spiral class hanggang ma-reach mo yung ST, which is spiral to tangent. Then, after nun, diretso ka ulit sa straight na kalsada. Yung point of intersection ng dalawang road is PI. The angle of intersection of these two tangent is I. Then, meron tayong IC, which is the angle of intersection or the central angle of our simple curve. Kaya lang, class, let me remind you na hindi ito equal, no? Iba yung value ng I saka ng IC. Later on, madidiscuss natin yan. Basta ang rule, hindi sila equal. So, yung T is the tangent distance. Familiar naman na kayo sa simple curve, yung tangent distance. Ito namang E is the external distance. LS is the length of the spiral. And yung LC is the length of the simple curve, yung nasa central. Okay? So now, before we discuss the spiral as a whole or the spiral setup, i-consider muna natin, class, yung spiral lang. I mean the curve from TS to SC. Okay? So assuming meron tayo, class, i-consider na point A. That point A is any point of the spiral, no? So, ibig sabihin, dapat nasa gitna siya ng TS saka ng SC. And its distance from point A is L. Of course, the length of the spiral is LS. May mahahanap tayong limang properties dyan, class. So, ano yung limang properties? Yung offset distance, yung spiral angle, yung deflection angle, yung distance along tangent, and the degree of curve. And individually, may kanya-kanya silang formulas, no? So, of course, simulan na natin dito sa discussion sa offset distance. Yung offset distance, class, is simply the perpendicular distance of the given point from the tangent. Parang yun din naman yung definition ng offset distance natin sa simple curve, no? So, this is the offset distance. Ito, in-enlarge ko lang siya na spiral. Pero kung babalik tayo dito sa pinaka-curve, halimbawa, ito yung A, of course, this is the perpendicular distance. Yan yung XA na tinutukoy. Kaya lang, no, sobrang liit na. Baka kung malabo yung resolution sa screen nyo, hindi nyo na nakikita dito. So, I just enlarge this one. Okay? So, the question here is, paano ba natin makocompute yung ating
Sorry, no. Paano ba natin makocompute yung offset distance? So, the formula for the offset distance or XA is equal to L cube over, parang ang pangit nung cube, no? Lakihan ko lang. L cube over 6RLS. So, tandaan nyo to, no? The offset distance is equal to L cube. Gawin ko siyang 3 kasi hindi siya readable. Over 6RLS, where L is ito nga, the distance of that point from TS. Yung R class is the radius of the simple curve. And yung LS is simply the length of the spiral. Okay? So, at least na-visualize natin na ito yung offset distance, no? So, next na i-consider natin is the spiral angle at A, no? So, ngayon, kung ito class yung illustration ng offset distance, ang spiral angle naman is kung magdo-drawing tayo dito ng tangent line along A, no? So, kung magdo-drawing tayo ng tangent, yung spiral angle class, ito yan, theta A. Ulitin ko, kung magdo-drawing tayo ng tangent along A, so, or about A, ito yung spiral angle. And ang formula for the spiral angle, ang gawin nyo lang dito class is i-take nyo yung derivative ng L cube, no? Yun yung technique ng pag-memorize dyan. I-take nyo yung derivative ng L cube, kaya magiging 3L squared over 6RLS, pero this is just naka-radian pa to. Okay? So, since naka-radian siya, usually, kung gusto mong i-convert sa degrees, ang formula na makikita niya sa mga libro is L squared over 2RLS times 180 over pi. So, kung mag-memorize kayo, ito na lang yung i-memorize nyo, no? Again, ang gawin nyo, kung ayaw nyong mag-memorize, computin nyo yung derivative ng L cube, which is 3L squared, pero yung denominator, walang mababago dyan, so 6RLS. Yung sagot dito, naka-radian pa yan, so itong 180 pi, yung purpose lang naman yan, is to convert into degrees. Okay, so this is the spiral angle formula. L squared over 2RLS, then, of course, times 180 over pi. So, next tayo is the deflection angle class. So, yung definition ng deflection angle is just the same kung, or is just the same doon din class sa definition ng deflection angle sa simple curve, di ba? Ang ginagawa natin sa simple curve, we connect a chord from TS until point A, no? So, magkoconnect tayo dyan ng chord. And itong angle na to is the deflection angle. Okay? So, I hope, no, ini-illustrate natin yung mga ibig sabihin nila. So, this is IA, which is equal to, para madaling tandaan, yung ating spiral angle, i-divide nyo lang ng 3. Yun lang class ang formula ng deflection angle. Yung spiral angle, i-divide nyo lang ng 3. Okay? Okay, so next tayo is the distance along tangent at A, no? So, yung distance naman na yun, class, kung gusto nyong ma-illustrate, ito yan. Kasi, di ba, this is the tangent. Simula TS hanggang point A, pero along tangent. So, ito na yung tinatawag natin na YA. So, yung YA naman, ang formula dyan is equal to L minus L to the fifth over 40 R squared L S squared. Okay, so yan yung tandaan nyo, no? L minus L to the fifth
over 40 r squared l squared, where ls is the length of the spiral. Then lastly, the degree of curve at A. So yung degree of curve, katulad lang siya class doon sa definition natin ng degree ng simple curve. Pero later on, may intindihan nyo rin naman yung meaning yan. Pero isulat ko lang yung formula. The degree of curve is equal to L over length ng spiral times the degree of the central curve, no? Ulitin ko, yung degree ng curve sa A is equal to L over LS over or times the degree of the curve. Where DC is the degree of a simple curve. Kung maaalala nyo yung formula natin, radius ng curve is equal to 1145.916 over D. Okay? So, ito yung gagamitin natin dyan. Usually, arc basis naman talaga yung concern natin. So, now, ayun na. Tandaan nyo lang, kada point ng spiral, pwede natin ma-solve yung limang properties niya. And napaka-importante nito kung board exam yung pinag-uusapan kasi labasin din ito. Parang yung tanong, what is the offset distance at a point 60 meters from TS? What is the distance along tangent? No? So, it is worth it na i-memorize din itong mga formulas na to. Actually, hindi naman siya class mahirap. No? Constant practice lang naman siya. So, proceed tayo sa next concern natin, yung SC na. Yung SC, as far as we know, that is the end or yung dulo ng spiral natin. And of course, kung may SC tayo, meron din yung offset distance, meron din yung spiral angle, and meron din yung deflection angle, meron din yung tangent distance, diba? And of course, yung degree of curve niya is DC. Kaya lang dito sa SC natin, madali lang naman siya. Kasi kung alam nyo na itong mga formulas na to, hahanapin nyo halimbawa no, yung offset distance at C. So, offset distance na XC. So, balik ta lang doon sa formula natin na L cube over 6RLS. Kaya lang, instead of L cube, this time nga, dahil nasa dulo na, LS na yon, LS cube over 6RLS. Or simply, we can say na LS squared over 6R. So, ganun lang. Meron ka ng offset distance XC. Halimbawa din, spiral angle na theta C. So, balik ka na lang doon sa taas as L squared over 2RLS times 180 over pi. But instead of L squared, magiging LS squared, no? Over 2RLS times 180 over pi. Ayaw kong i-distort itong 180 over pi, no? So, makakancel lang yung LS dito sa denominator. Kaya magiging LS over 2R then multiplied by 180 over pi. So, di ba ganun lang siya kasimple. Kaya, hindi ko na to pinapamemorize, no? Yung iba kasi, nagpapamemorize pa nito kasi baka daw lumabas. Pero, ayun na nga, kung memorize niyo itong unang lima dito sa taas, hinding-hindi ka mahihirapan dyan. Okay? So, proceed tayo. Halimbawa, the deflection angle. Yung deflection angle naman na IC, hindi naman mababago yung rule doon klase. That is simply theta C over 3 pa rin. Okay? So, nothing will change. Then, next tayo is the distance along tangent. So, distance along tangent, YC. Ang gagawin nyo lang is itong mga L, papalitan nyo lang ng mga LS or yes, the length of the spiral. So, LS, then minus LS to the fifth over 40 R squared LS squared. Diba? So, ganun lang class. Imbis na mga L, gawin mo lang LS. Then, dito, pag sinimplify nyo siya, ang lalabas LS minus may LS to the fifth ka dito, tapos may LS squared ka, di magiging LS cube over 40 R. So, ayan na, may distance along tangent ka na. Of course, the degree
of curve here is palagi naman edi LS over LS times DC. Kasi diba, L over LS times DC, so makakancel lang siya class. So, automatic DC na yung sagot natin dito. Okay? So, minsan kasi, importante din na alam natin to. Pero again, hindi ko rin na-recommend na i-memorize to. Bakit? Yun lang, galing lang dito sa original formulas natin, lahat ng L, palitan nyo lang ng LS. Okay? So, meron tayo ditong tinatawag na short tangent and ito long tangent, but I will not focus muna that or I will not focus myself on those two kasi they can be solved using trigonometry. Okay, later on kasi may example naman tayo. So, ganun, no? So, next tayo is the length of throw. So, ngayon class, yung length of throw that is P, later on, i-describe ko kung saan siya nado-drawing or saang bahagi siya ng drawing. Kasi kung titingnan nyo, sa ngayon, wala ditong letter P, no, na length of throw. But for the meantime, importante din ito dahil ang formula ng length of throw class is equal to 1/4 ng XC. So, literal na 1/4 class nitong offset distance from C. Okay? So, paano natin yan gagawin or isa-substitute? Eh, diba, na-compute na natin na yung XC natin is ito, LS squared over 6R. So, simple manipulation na lang. Yung nakalagay sa mga libro is 1 over 24, or sorry, imbis na 1 over 24, ang isulat ko na lang is LS squared over 24R. So, this is now the length of the throw. Okay? So, next tayo is the central angle of the simple curve. Yung symbol natin dito is IC nga. I am referring to this one, no? Kasi nga, ulitin ko, iba yung value ng I, then iba yung value ng IC. And yung value ng IC is simply equal sa yung I minus dalawang central angle at SC. Kaya, ayun na nga, kaya importante yung mga parameters at SC, especially the offset distance and the spiral angle dahil sa kanila nakasalalay yung length of throw and yung central angle ng simple curve. Okay? So, the central angle of the simple curve is simply equal sa kung ilan mismo yung value ng I class, ima-minus mo lang yung twice nitong central angle or spiral angle at C. Okay? So, I hope I make myself clear. So, dito na tayo sa tangent distance and external distance. May konting derivation lang ako na gagawin dyan. So, dito class, alam naman natin na ito yung radius. So, this is the radius. And dito, erase ko muna to. Extend ko lang muna to kasi alam naman natin na radius yan. Mayroon kasing rule dito sa spiral curve class na kung plano mong i-extend itong simple curve dito, no? So, kung may plano kang mag-extend dyan, yung perpendicular distance na ito, yung perpendicular na yan, tapos yung nandito class, automatic, ito na yung length of throw. Ulitin ko, yung perpendicular distance dyan class, automatic, yan na yung length of throw. And syempre, ito, i-extend ko to. So, automatic, ito naman yung theta C. Dito, theta C na yan. But, we need to understand na itong entire or itong buo na ito, simula dito sa point down na to, tapos sa point na ito, yan mismo class yung I natin. Kaya kung titingnan nyo, eh diba kung maalala nyo, from here to here, ito na yung ating IC, no? Yan yung IC.
Ang nangyari dyan, class, kaya siya naging I minus 2 theta C kasi galing siya dito. Ito yung entire I, tapos dalawang theta C. So, I minus theta C is equal, I minus theta C is equal to IC. Okay? So, yun, no? Yun yung rule. In-extend mo tong simple curve na pula until ma-reach mo yung point na nearest. Nearest, ah, pinakamalapit yung extension na yun. Kasi, after nun, ito, syempre, pa layo na yan. Magpo-form na yan ng circle, di ba? Papalayo na siya sa tangent. So, yung portion kung saan pinakamalapit na siya, yun na yung tinatawag natin na length of throw. And dito, erase ko muna to. Yung point naman kung saan siya nag-intersect, dito sa tangent na yan, this is LS over 2. Okay? So, tandaan nyo yan. This is LS over 2. I'm not recommending you na i-search nyo pa yung parang pinaka-derivation niya. Kasi, mahirap to, no? Parang napaka-complicated na mathematics nito. Kaya lang, even nga ako, aminado rin ako, hindi ko rin yun alam. Kaya lang, no? Tandaan nyo na lang na kung sakaling i-extend natin yung simple curve, kasi nga, di ba, itong violet spiral, yung point kung saan siya pinakamalapit, yan yung length of throw. And saan siya mag-i-intersect? Sa distance na LS over 2. Yung pinakabuo, this is I. And yung difference dito, lahat yan theta C. Kaya nga IC is equal to I minus 2 theta C. Okay? Now, ito, tawagin ko lang siya as ano ba magandang variable. Hindi na pwede yung X and Y eh. Tawagin ko lang muna to as Z. Okay? Tapos, alam ko naman na itong buong ito is the tangent, which is literal na LS over 2 plus Z. Okay? So, ang gagawin kasi natin ngayon, class, i-derive natin yung formulas ng tangent distance at the same time ng external distance. So, paano mo yun, sir, gagawin? Simple lang. Magbe-based ako dito sa triangle na to. Okay? Yan yung magiging basis ko. Yung triangle na yan. So, kung i-sketch ko siya ngayon, class, dito sa drawing ko. Tapos, perpendicular yan. So, ito. Ito na yung Z ko. Tapos, dito, class, as hypotenuse, alam ko na ito yung R. And ito yung E, kaya R plus E. And lastly, ito nga, dahil perpendicular yan, then since ito simple curve, R ito, then R dito, meron kang length of throw dito, class. So, this is R plus P. So, ayun siya. And lastly, kalahati lang siya nitong entire I. Ang kinoconsider natin, no, the entire I, kaya magiging I over 2. So, ayan na yung i-consider natin na triangle. And we can just use basic trigonometry, no? Para ma-solve yung external distance and tangent distance. So, halimbawa, if we are going to use the cosine function, cosine ng I over 2, the opposite is R plus the length of throw, while the hypotenuse is R plus E. Okay? So, di ba, no? Yun lang naman yan. So, we can say na yung ating R plus E is equal to R plus the length of throw over cosine ng I over 2. Or, further derivation, i-isolate nyo na lang, E is equal to R, E is equal to R plus P over cosine ng I over 2 minus R na lang. Diba? So, this is now our external distance. So, ayun na. On the other hand, baba ko lang muna to. Baba ko pa to, no?
Oops. Ayan, may space na. I-derive natin yung formula naman sa tangent, but first, we derive first for the value of z, no? Yung computation lang naman doon using tangent function class, di ba? So, kung gagamitin mo yung tangent function dito, ang mangyayari is, biglang nag-e-error tong OneNote ko, no? Bakit kaya? Wait lang, ah. Tangent function tayo, no? So, tangent ng I over 2, yung opposite is Z, yung adjacent is R plus P, no? So, tangent ng I over 2 is Z over R plus P. So, we can say here na yung Z is simply equal to R plus P tangent ng I over 2. Diba? By cross multiplication. And therefore, dahil yung nasa figure natin, the length of the tangent is Ls over 2 plus Z. So, kung isusulat natin yan, T is Ls over 2 plus Z. We can conclude here, class, that the tangent distance is equal to Ls over 2 plus R plus P tangent ng I over 2. So, ito na yung formula class ng tangent distance na makikita nyo sa mga libro and reviewers. So, ayan, na-discuss na natin yung mga importanteng formulas related to the spiral curve, no? So, now, ang next na i-discuss natin is the length of the spiral with respect to the vehicle speed. Ito, class, kailangan nyo talaga ditong i-memorize yung formula ng length, which is Ls equals 0.036 V cube over R. So, itong formula na to, ginagamit natin to, class, usually sa pag-determine nga ng length of the spiral, kasi ang Ls is the spiral length. On the other hand, na nakameters to, yung ating V is the vehicle speed. Kasi syempre kapag may kurbada, may specific limit ng speed yung mga sasakyan. And of course, ito nakakilometer per hour to. And yung R is the radius, no, ng central curve. Yung radius ng central curve na nakameters. So, this is what we call an empirical formula. Ang ibig sabihin ng empirical formula, hindi tayo nagbe-base sa mga units. Kasi, syempre, ito meter. Tapos, ito meter. Tapos, ito biglang naging kilometer per hour, no? Hindi tayo nagbe-base ng units dito. More on, isa-substitute nyo lang talaga yung mga numerical values nila. Parang sa hydraulics, yung mga formulas natin sa head loss, 'di ba? Yung Heisen-Williams, yung Darcy-Weisbach, and yung Mannings, no, lahat sila kino-consider as empirical formula. Okay? So ganun din itong formula na to. This is an empirical formula. So next tayo is the design or the super elevation formula natin. So, syempre, yung super elevation class, that is simply a banking, no? So, syempre, kapag may kurbada, do not forget na magbabanking or tatagilid yung ating kalsada. Kumbaga, konting degrees lang yan, no, na mag-i-slide. Kaya diba, no, kung makakikita ka ng kalsada, yung cross-section yan sa kurbada, pa ganito. Kasi, meron na yung tinatawag na super elevation. Okay? So, paano natin hahanapin yung super elevation class, no? Ang formula dito, R is equal to V squared over 127
ng E plus F. Okay? So, ano ba yung mga parameters dyan? This is again an empirical formula. Yung R is the radius na nakameter. Yung V is the vehicle speed. Tama ba yung speed? Vehicle. Spelling ko. Mali. No. Vehicle speed na naka kph, and yung E is the super elevation or yung banking, no? Nakasabi dito kung ilang percent yung banking. If yung E nyo halimbawa is 0.12, ibig sabihin the banking is 12%. Yun lang yung ibig sabihin yan. And yung F, usually binibigay ito, this is the coefficient of friction between the wheel and pavement, no? So that is the friction coefficient nung kalsada saka nung gulong. Okay? So these two are empirical formulas. Ang labanan lang dito sa spiral curves class ay talagang memorizing the formulas. But again, ang suggestion ko lang dito, ito kailangan niyo talaga ditong ma-familiarize itong lahat. And pagdating naman sa SC, gamitin nyo na lang yung na-familiarize nyo dito. Okay? Then, yung length of throw is simply, tandaan nyo na lang, 1/4 ng XC. Yung central angle ng curve is IC equals I minus 2IC. Then, yung external distance, kung kaya naman i-memorize, mas maganda. Pero kung hindi, I just discussed the derivation. But these two, I cannot give you the derivation. Much better if we just memorize this na lang. So, for the next video, after nito, syempre, i-discuss naman natin na isolve itong situation number 12. Okay? So, i-end ko na muna to kasi napakahaba na ng discussion. Thank you so much and ingat sa lahat.